number 4. Tapos punin natin yung 4 to 5. Yun, 5. Ngayon, balik tayo dito sa taas naman. Yung 1 and 2. Ayun, yung 2 sa taas. Natin yung ano. Ito yung 2. Ngayon yung 3. 1 and 3. Tapos 4. Yun yung 4. Ay 3 pala to, 3. Tapos 4. Baka pala ito. Baka hindi maabot ha.
Ngayon kunin natin yung kalahati uli. Kalahati ng duck. Tapos kunin natin yung I4 to 5. Ayan, yung parang 5 niya. Yan, medyo kapos tayo rito. Nagdugtong muna ako. Kapos eh. Pero ito pa rin yung number 5 niya. Ito, dito natin kinuha. Number 5. Ito. Dito siya. Oh. Tapos yung kalahati. Yung kalahati nito. Yung 4 saka kalahati 2. Ito rin siya. Yan din siya. Ngayon, ito na siya. No, iyaano ko na lang. Ito, number 4 pa rin to. No. Yan, bilog na natin. Ito, okay na. Gupitin ko na. Pitin ko muna. At tingnan ko mabubuo natin. Halos wala naman pagkakaiba rito yan. Ganun din yan. Kaya bubuin ko. Para makita nyo na ano. Ito na siya, binalihan ko na. Ito na yung ano niya. Binalihan ko na na ano. Tapos ngayon idudugtong natin dito. Dito, ikakabit natin. Bubuin natin. Ang kanin yung ano niya. Lagyan natin ng paste. Thank you.
Bali yan na siya. Pag nabuo. Baliyan natin to. Nabuo siya, yan siya. Yan itong ano niya. At natin. Baliyan ko lang ulit to. Ginan niya mo siya ting 2x4 tapos 3 yung ano niya yung diameter. Bali ito rin siya pag nabuo na. Yan. Double offset square to round. Yung konting kadagdag kaalaman lang natin yung mga hindi pa nakakagawa nito. Okay. Yan mga kayero. Sa susunod, marami pa tayong gagawin na mas mahirap pa dito na gawin. Okay, mga simpleng mga ipabricate na duck. Sana huwag nyo makalimutan na mag-subscribe. Pindutin lang yung bell dyan sa baba. At i-share nyo para iba'y makaalam din ng ginagawa natin. Okay, sa susunod ulit na mag-layout ulit tayo ng ibang duck na konting dagdag kaalaman lang ulit sa inyo. Okay, hanggang sa susunod ulit.